Yung mga idol, kamusta? Jemuel Pacquiao nakatikim na masakit na salita sa kanyang mga haters. At Floyd Mayweather Jr. nasapawan na naman. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga matinding bakbakan sa pagitan ng anak ng ating pamansang amao, Manny Pacquiao, na si Jemuel Pacquiao aka Pacboy, kalaban si Jonathan Barajas sa kanilang amateur fight, kung saan nakuha naman ni Pacboy ang panalo kontra sa mga professional na galawan ng kanyang kalaban, na siya naman ang nagbigay ng kalamangan sa scorecards ng mga judges. At isang napakagandang build up to para sa karera ni Jemuel sa bakbakan, dahil sa ngayon ay undefeated pa rin ito sa laban sa Amerika. At ayon pa nga sa mga boxing experts, konting panahon na lang talaga pwedeng pwede na makipagsabayan si Pacboy sa professional boxing. Gumaganda na kasi ang galawan ni Jemuel. Mabibilis na ang kamao nito kung sumuntok. At isa pa, knowledgeable na rin si Pacquiao Jr. sa basic fundamentals ng boxing sports, na siya naman ang isa sa mga pinaka-importante sa isang fighter. Tanging i-improve na lang talaga ni Jemuel ang kanyang stamina at condition sa laban, dahil nauubusan ito ng lakas at hangin sa huling round ng kanyang mga laban. At sa kagandahan naman dito, agad naman siguro ito may improve ni Pacboy kung sasabak lang ito sa mga hard at intense training. Bagamat sa kabila ng magandang performance na pinakita ni Jemuel Pacquiao sa kanyang pangalawang laban sa US, at kung gaano kadami na supporters ang nagbigay ng papuri sa anak ng Pinoy legend, eh mas inulan naman ito ng pangungutya at batikos galing sa karamihan ng mga fans at kanyang mga haters, kung saan kalimitan na sinasabi nila na hindi daw magiging matayog ang tatahakin ng karera ni Pacquiao Jr. sa boxing sports. At baka unang sabak pa lang daw nito sa professional, mawawala na daw ito ng gana para ipagpatuloy ang kanyang goal na gusto makuha sa bakbakan kapag nakalaban ito ng tunay na mabagsik na fighter at makatikim na nakakatakot na bugbog sa kalaban. At baka agad naman ito mag-retire ng maaga sa laban at magmumukhang kahiya-hiya lang ito sa mga mata ng mga boxing fans, kung saan ito nga ang hindi gusto mangyari mismo ng kanyang ama na si Pacman, dahil una pa lang maluha-luha na sinabi ni Boss Manny na darating daw ang oras na mabubugbog si Jemuel kapag pinagpatuloy nito ang kanyang karera sa boxing sports. At yun daw ang ayaw nito makita na pagdadaanan ng kanyang pinakamamahal na anak na si Pacboy. Samantala, sa kabilang banda naman mga idol, Floyd Mayweather Jr. nagmumukhang kawawan na naman sa panibagong rankings na nilabas ng Forbes para sa pinaka-highest paid athlete sa buong mundo, kung saan nasapawan naman si Floyd Calvo sa kinita ng Mexican superstar at mortal na karibal nito na si Saul Canelo Alvarez. Umarangkada lang naman kasi ang undisputed world champion sa panglimang pwesto sa Forbes, kung saan may projected ito na kinita ng $90 million sa ngayong 2022. Nasa baba ito ngayon ng number 1 na si LeBron James na nakakuha ng 127 million, kay Lionel Messi na number 2 sa pwesto nakakuha ng 122 million. Sinundan ito ng pangatlo na si Cristiano Ronaldo na may $115 million. Si Neymar naman nakakuha ng $103 million. Pero ang nakakatawa dito mga idol, tinalbugan pa ng Meksikano ang mga tunay na superstar sa combat sports na sina Conor McGregor at Floyd Calvo, na parehong nasa mahigit 20 pwesto sa rankings ng Forbes. Although sa hindi naman masyado aktibo si McGregor at Floyd, nakasama pa rin sila sa listahan dahil gumagawa pa rin sila ng exhibition fights sa sports. Kaya legit na sinapawan talaga sila ni Saul Canelo kung palakihan ng kinita sa bakbakan ng pag-uusapan.